Hey, what's up mga nilalang? Welcome back to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa YouTube channel ko, ikaw ay mag-subscribe na, i-share mo na yan at i-hit mo na rin ang ating notification bell para updated ka lagi sa ating mga video. So for today's video, nag-post ako sa aking Facebook account at saka Instagram na get to know me, hashtag AskFar. So, medyo nakaka-overwhelm siya kasi hindi ko naman in-expect na maraming magtatanong sa akin. Sobrang nakakatuwa kayo guys at na-appreciate ko kayo kasi meron palang curious sa buhay ko, diba? Parang nakakatuwa lang. So let's proceed to question number one kasi medyo marami-rami ito kaya as long as pa-in or sagutin ko na ng dire-diretso yung tanong mabilisan. Tsaka sunod-sunod na lang yung question natin para kung sino yung unang nag-comment doon, siya na lang yung unahin natin para sunod-sunod. Yung tanong number one ay galing kay Idmar Kagas Ritisa. Sana nabasa ko na may mga pangalan nyo lang. Tsaka kung hindi ko masyadong mabasa yung pronunciation, kung tama ba? Pasensya naman din, di ba? Tao lang, ano ba? So, ang tanong niya ay, ano ang work mo? So, ang work ko po ay accounts administrative assistant po. Number 2 na tayo, di ba? Bilis lang, no? Di ba? May mga ganun lang. So, pangalawa ay galing kay Ferlin Plando Kumaling. Sabi niya, nasaan ka na ngayon at kilala mo pa ba ako? Oo naman, napakita. At nandito ako ngayon sa Singapore. Bilang isang dakilang nananamuhan, mga ganun. So, question number 3 galing kay Verna Quenz Cuino. Kailan ka po magpapakilala ng jowa sa amin? So, yung mga jowa na yan, may mga ano naman yun eh, may mga right time. Oo, kung meron na, why not, diba? Di pakilala ko pa sa inyo agad-agad, diba? Ngayon kasi, wala muna sa priority yung jowa eh. Pero kung meron naman darating, edi darating siya, nanatay na siya, dumadaliin kasi diba, alam niyo na, masaktan ka lang girl, tan ka lang girl. Question from Kid Melary. So, magkano sweldo mo dyan sa Singapore every month? Actually, yung sahod ko dito ay 1,300. 300 lang siya. So, pag kinonvert mo siya into peso, nasa ano lang, nasa 43,000. Eh, hindi naman Philippine money yung ginagastos namin dito eh dollars din. Kaya taghirap pa rin kami kasi like for example, yung 1,300 mo, 'di ba? Yung 300 din ibabayad mo dito sa bahay. So may 1,000 ka na lang. Tapos may bayarin ka pang tubig, may bayarin ka pang gas, mga electricity. Tapos transpo mo pa monthly. Hindi ka talaga nakakaipon dito agad. Maswerte na lang kung mga 1 year, may ipon ka na. Kasi ang daming expenses eh. Totoo yung sinabi nila na pag nasa abroad ka, mayaman ka na. Ay, grabe. Maling-mali ko yun. Kasi napatunayan ko yan. Hindi ko rin naman masisi, diba? Kasi ako rin dati. Thinking ko rin. Kasi tayong mga Pinoy, diba? Pag sinabi, ay, nasa abroad siya, mayaman na yan. Mga ganito. Which is, napakalaking wrong po. Hindi talaga siya totoo. Hindi nakakayaman yung pag-a-abroad. Depende na lang yung iba po. Yung iba talaga ay yumaman. Kasi siguro, mas malaki yung income nila kaysa expenses nila. Tsaka, matagal na sila dito at may ipon na sila. Mga ganun. Kasi sobrang tipid ng mga yan. So, grabe talaga yung budgeting na ginagawa ng mga OFW natin. Kaya, saludo ako sa mga OFW natin dyan. Yung mga nag-sakripisyo talaga sa ibang bansa. Tapos, next question ay, anong naramdaman mo bago ka magpunta or mag-work sa SG? Question galing kay Irene Dimaala Morales. So far naman, 50% kung i-rate ko siya, 50% masaya kasi 'di ba? Mag-explore ka, isa ito sa pangarap mo yung makapunta ka ng abroad. At so, makita mo kung ano yung itsura ng ibang bansa. Tapos 50% naman dun ay ano, worried. Kasi paano kung hindi ko makakita dito ng work? Paano kung nakakuha ka ng work? Kailan ko ito makaka-uwi? Kasi mahirap mang ipon, di ba? Pambili ng ticket mo pa-uwi. Ang clear natin din. Tapos, Michael Pasigyo. Kaano ka nakatagal dyan sa SG ate? Singapore, pumunta kami dito ng mga December 16. So, mga nasa 1 year and 6 months na ako dito. Kay Ellie Zion.
hobbies and favorite food mo. So sa hobbies naman, isa talaga din sa gusto ko ay magbasa ng libro. Pero, di ba, dahil may work ka, at alam naman natin na yung work ay kinukonsume niya talaga yung time mo. So, hindi ka lagi nagkakapagbasa. At kung may free time ka naman, ay nadidistract ka naman sa ibang bagay. Like sa cellphone, nagsosocial media ka. So, gusto ko siya, pero hindi ako masyadong nakapagbasa. May marerecommend ako na book, yung Move the Cheese na book. Maganda yung content ng book na yun. Inspirational book siya. Sobrang maganda siya. Tsaka, favorite food, something na may cheese na pagkain. Next question ay galing kay Mildred Pespon Mulig. Ang question na maliban sa political science, ano pa yung kurso na gusto mong i-take? Kung hindi man ako naging political science ngayon, siguro nasa line of business industry ako ngayon. Kasi bata pa lang din, nagtitinda-tinda na kami ng mga kalamansi eh, nung elementary ako. O di kaya, nasa public service ako talaga. Kasi gusto ko talaga, baka nasa barangay ako ngayon. Ngayon, isa ako sa public servant. Kasi gusto ko talaga yun. O di kaya baka nagsundalo. O di kaya mag police officer, di ba? Kaso yung height natin, te, ang taas, te. So, hindi na tayo pa dito. Ang dami nilang benefits, te. Kailan mo ako sasagutin? Sabi niya, kailan mo ako sasagutin? Pero joke niya lang naman yun. Kaya, di ba? Next question, galing kay Miyaka de la Cruz. Shout out sa iyo at pati sa aso mo. Di ba? So, kailangan balik ko sa Pilipinas, ay hindi pa natin yan sure kasi lalo na ngayon, wala pa tayong ipon. Tapos, naka-lockdown pa ang mga lugar. So, for ngayon, wala pa akong maisagot. Next question galing kay J.Bit Logroño, mabalik pa kas Mindanao? Ay, oo naman. Hindi ko naman talaga nakalimutan yung Mindanao. Kaya, babalik talaga tayo din dyan dahil peaceful, ganda ng mga views, diba? Galing kay Daisy Santa Iglesia. Shout out sa best friend kong to na best na kaaway ko rin to eh. Kaya, shout out sa'yo. Unsa imong ibuhat karon? Eto, nag-vlog naman ako tsaka nag-check din ako ng email. Kasi alam mo naman, may work pa rin tayo. Naka-work from home tayo ngayon pero next week work on site na tayo. Walaan pa rin naman tayo ng time para makapag-vlog pa rin sa pagkakaroon, diba? Ito, shout out kay Geraldine Gapate Apad. Ito talaga sobrang number one supporter ko to. Sobrang nakaka-proud lang kasi lagi itong nagtatanong sa akin kung may bagong video na ba akong na-upload, tsaka kung kailan ako mag-upload. Tsaka supporter talaga siya all the way, ka-load pa lang na talaga to para lang mapanood yung video ko. Kaya shout out sa you, girl. Ikaw na ang dakilang taga-subaybay. Charot. Tanong niya, kung bibigyan niya ng chance, anong mas pipiliin mo, ang maging lalaki or maging babae pa din at bakit? Maging lalaki ba? Siyempre. Kasi, siyempre, di ba, ang daming benefits. Hindi masyadong maarte, hindi ka masyadong ayos sa sarili mo. Less effort ka na, di ba? Wala ka ng supply, less gastos. Kasi hindi mo na kalang pabimili pa ng mga makeup. Tapos, sa kaya ka ng jeep, walang masyadong magagalit sa Hyundai. Kasi, yung buhok mo, hindi na lipad-lipad sa hangin na napunta rin, di ba sa kasunod mo, nagalit na. Pag tingin mo ngayon, galit na siya. Diba, mga ganon? So, next question ay kay Bernadette Laporte Guerrero. Ano po favorite color mo? Ano naman ako specific eh, kasi lahat naman ng kulay gusto ko dahil para sa akin kasi lahat ng kulay ay meaningful. Tapos, pag pinagsama-sama mo silang lahat, di ba? Parang isang arts na colorful yung makikita mo. Parang, oh, this is the life. Parang timang lang, di ba? Tapos, next question galing kay Gia Imperial. Sino crush mo? Ba, hindi rin ang tanong mo, day. Ang college ako, merong isa, pero matagal na yun eh. So, nag-umpisa yung pangalan niya, Chan. Marami namang Chan, kaya hindi niya rin malaman. Oh, next question galing kay Sian Salvador Nava. Ito din girl na to ay sobrang isa to sa mga sumusuporte sa atin ng buong puso eh. Kaya salute sa you, girl. Thank you. Ang question niya, ano natutunan mo sa mga problemang napagdaanan mo? Ayun. So, natutunan ko sa mga problemang pinagdaanan ko. Isight muna natin yung problema na yun. Ewan ko lang kung naranasan nyo rin yun minsan sa buhay nyo, yung feeling na sobrang empty mo, tapos sobrang
sobrang lungkot mo, kahit hindi, kahit pinipilit mo yung sarili mo, diba? Mahalagahan mo yung buhay, importante yung buhay. Tapos pangalawa, i-enjoy mo yung panahon na nasa party ka, kasi minsan lang yung pagkakataon na yun, sobrang grabe lang. Kasi dati kung hindi mo na-appreciate yung mga ganun, diba? Yung mga party-party na yan. Pag once na medyo nakasurvive ka na dun sa phase na yun, ma-appreciate mo yung mga party-party na yan. Sobrang i-enjoy mo siya na parang, ay grabe, iba na yung value mo sa mga bagay eh. Tapos natututo kang harapin yung mga ibang bagay na kinatatakutan mo. Like ako for example, noon na, nag-swimming kami, takot ako sa heights, pero dahil dun sa pinagdaanan ko, noon dun ako mugot ng lakas. Kasi sabi yung pinagdaanan ko, mas matindi pa dito, bakit hindi ko subukan itong rides na to, bakit hindi ko harapin yung takot ko sa katulad nitong mga bagay, di ba? Yung rides na yon na kung hindi ko, feeling ko, hindi ko naranasan yung ganun, hindi ako magra-rides ng ganun kataas na heights, grabe lang din talaga. Tsaka itong sa question na to, gagawa ako ng separate video para lang dito. Kasi ang dami ko pang pwedeng ikwento dito sa question na to. Tsaka based din sa experience ko kung paano ka nakapop up dyan. I hope na sagot ko medyo yung mga question mo dyan. Coming from Darwin Juanes, pasaan. Naalala mo ba ako? Nakilala mo pa ba ako? Oo naman Darwin, kasi hindi ko nga nakalimutan kasi yung line mo nung second year high school tayo, yung tinanong kita na, sabi ko, masarap bang maging matalino? Hindi rin, hindi masaya maging matalino kasi ano, masakit sa ulo. Mga words dati or yung mga lesson dati na tinuro sa'yo, nagsisink in pa rin sa utak mo, tapos may bago na naman na isisink in sa'yo, kaya magulo rin siya, hindi siya maganda. So alam niya na girl, dapat level lang tayo, dapat ano lang tayo, mga ganito. Charot lang. So next question galing kay Erlyn Intienza Arnosa. Hashtag Aspar. Okay, by Ria. Shout out sa'yo girl. Ang tanong mo ay, may panahon pa ba kaya man na magkita pa tayo kasama yung batch natin? Opo, syempre na. Kailangan lang ng isang tao or kailangan lang ng maraming tao na mag-initiate talaga at magtulungan para gawin yung reunion na yan. Meron yan dalang araw. Tingnan natin. Ay. Next question coming from Stephanie Andes Consulta. Are you happy and satisfied sa kung ano man ang meron ka ngayon? 50% happy ako and satisfied sa kung ano ang meron ako ngayon. Pero 50% din nun, kasi yung 50% nun, hindi masyado dahil hindi ko pa kasi nasabi na nasa point na ako na successful na ako eh. So, masasabi ko lang siya, happy and satisfied na ako kung nandun ako sa success na gusto ko talaga sa buhay. So, dun lang ako magiging happy and contented talaga. Magiging happy and satisfied talaga. Okay, thank you sa iyo. And next question coming from Job De La Cruz. Ang tanong niya ay, anong film ang masasabi mong nagkaroon ng big impact sa life mo? Kahit yung film lang na nakaka-relate ka dahil yung film na hash yung title. Kasi nakaka-relate ako dun sa line niya na died fighting. Ito hindi naman literal na makipag-away ka tapos itaka dyan o ano ba. Sa akin kasi, died fighting. Parang sa life mo, ang dami mong pagdadaanan, diba? Tapos parang babagsakan ka ng buong problema. Napakaraming problema na ibabato sa'yo. Pero dapat matuto kang lumaban. Yun lang naman yung choice mo eh. About sa work o sa anumang bagay. Pag naalala ko yung line na yan, died fighting. Parang mapapalaban ka talaga kasi syempre, then parang okay, mamamatay ka nang inalaban mo yung pangarap mo. Parang ganun. Tapos yung pangalawang recommendation ko rin is yung film na Homeless to Harvard. Maganda rin yung movie na yan. True story siya. So, yung movie na yan din, big impact rin siya sa akin kasi lalo na sa panahon na maraming mababash sa'yo, maraming nag-hate sa'yo. Parang online kasi na yan, sabi niya, one point of view will only give you one-dimensional world. So, huwag kang mag-focus dun sa mga negative nila. Dapat tignan mo rin yung side nito. Side dun sa mga tao na naniniwala sa'yo, humahanga sa'yo, na-appreciate nila yung mga ginagawa mo kahit maliit na bagay yan. Tapos na-appreciate nila. Sabi nga sa film na to, di ba? One point of view will only give you one-dimensional world. So, yun. Thank you pala, Job De La Cruz, para sa panong na yan. Next question natin. Pini-em lang din. Kaya hindi nito makikita.
dun sa pinost ko sa Facebook. Ang tanong niya ni T. Bastes, sabi niya, if you were granted 3 wishes, what would it be and why? Sabi. So, kung bibigyan ako ng pagkakataon na humiling, unang hihingin ko ay bumalik sa nakaraan para itama yung mga naging mali ko at maling desisyon ko sa buhay. At pangalawa, good health. Isa yun sa partner ng life. Tapos pangatlo naman ay na masaya lang yung mga tao. Sana lahat, sana all, di ba? Kayang harapin yung problema na masaya. Sobrang napaka-valuable ng word na masaya. Sunod na tanong ay galing kay Melody. Tanong niya ay, what have you learned from your past relationship? Okay. Natutunan ko sa past relationship, totoo yung sa kanta na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sakit lang, di ba? Pero wala eh, ganun talaga. So, natutunan ko doon na, yun nga, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Tapos pangalawa, huwag kang mag-dive in agad sa relationship. Para hindi masayang yung lahat kasi pag nagmahal ka nandun yung lahat eh. Masakit yun pag break up na. Kailangan talagang handa at sigurado ka na. So, yung question number 2 niya ay, if there is or are something you would like to change in your life, what would it be and why? Para sa question na to, don't get me wrong ha. Wala akong baguhin. Kasi I believe na every individual have a unique life and a purpose in life. Hindi naman sa perfect yung life ko. Kung meron man talagang perfect na buhay. Okay, yun yung paniniwala ko na wala akong babaguhin kasi lahat ng mga experience mo yun, lahat yun ay kasama sa process ng pagiging tao. Kaya yun. So, punta na tayo dun sa Instagram na tanong galing kay Jasmine World, kapatid ko. Sabi niya, if you could face your 18-year-old self, what would you tell her now? 18-year-old self ko na sana nag-aral ng mabuti para mag-matured enough, para handa na talaga siya pagharap niya sa mundo ng 19 years old at hanggang above niya. Tsaka sana in-enjoy niya yung buhay niya nung mga panahon na yun. Dapat tumanggap siya ng criticism, tapos pin-apply niya yung mga yun. Hindi siya dapat naging emotional, dapat naging masaya lang siya, in-enjoy niya yung kabataan niya. Tara, yun. Tapos, last question na to guys. Di ba ang haba, sabi sa inyo. So, okay lang yan. Minsan lang naman, di ba? Galing kay Excel Joy, sabi niya, naalala mo pa ba yung mga laro natin dati? Oo, oh, yung mga langit, lupa, yung tago-tagoan, Chinese garter yun eh, tawag sa atin. Tapos, mga shatong, mga ganon. So, ito na nga mga nilalang at ito na nga inaabangan nyo ang ating pa-shoutout portion. First shoutout natin ay si shoutout kay Tropang Edmond Arceo ng Arceus. Shoutout kay Ellie Zion. Then, kay Jellybeat Logroño. Shoutout kay Auntie Daday. Shoutout kay Buging. Shoutout sa best friend ko, Daisy. Shoutout kay Darwin Juanis Pasaan. And sa lahat po ng hindi nabanggit, ay i-comment lang po sa ating comment section sa baba para makabawi ako sa inyo para sa next video natin ay ma-shoutout. Doon din sa mga gusto pang magpa-shoutout sa next video natin. So, i-comment nyo lang din sa baba. Hashtag Farvlog. Then, yung name nyo, ganun. So, thank you ulit. Bye!